Grace, hindi siya masama. Grace, kung masama siya, bakit kanyang niligtas sa sunog? Grace, yun ang totoo. Siya ang sumugod sa apoy para lang iligtas ka. At kung di dahil sa kanya, patay ka na. Pero sabi mo, ikaw yung nagligtas sa akin. Grace, hindi ko naman pilaan ang palabasin ako yun eh. Hindi ko lang alam kung paano ko sasabihin yung totoo kasi lahat kayo nakatingin sa akin nun. Napuha ko nun, pero si Christian Vergara talaga yung nagligtas sa'yo. Nagsinungaling ka sa akin, jowo! Grace, eto na nga ako. Tinataas ko na nga yung kamay ko. Umaamin na nga ako sa'yo. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, pero may sali. Alam din niya? Sinabi kasi niya sa akin na huwag ko muna sabihin sa inyo yung totoo kasi magugulo yung pamilya niyo eh. Ano bang mararamdaman mo kung yung pinakamortal mong kaaway, eh siya pala yung dahilan kung bakit nabubuhay ka hanggang ngayon. Di ba napakagulo nun? Alam ko, isusumpa ako ng nanay mo pag nalaman niya. Hindi malalaman nila, nanay, to. Hindi malalaman ng pamilya ko to. Grace, pero... Hindi ako naman. Grace, sandali. Angeles? Makaraig. Hindi pa maik si Marian, Chief. Mukhang hindi ka na mababagong isip niya eh. Gusto mo bang ako kumausap sa kanya? Chief, makakonsyensya naman ako. Kapag ikaw pa gumawa niyan, hindi pa na ako sigurado sa'yo kung... Kung ano, Gab? Kung talaga bang pumapayag ako? Chief naman, hindi mo pa rin ba ako kilala? Hindi ako katulad ng ibang babae na iba yung sinasabi sa gusto talaga nila. Inuulit ko, walang problema sa akin. Talunin mo na lang si Vergara. Doon makakabawi ka sa akin. Chief, I miss you. Umuwi ka na dito. I miss you too, Chief. Ma'am, ready na kami. Oh, sige, sunod na ako. Hello, Gab? Hello? Magdi-deliver kami ng gulay doon sa Cordoba. Sige. Tagal natin hindi nakita, Angeles. Oh, eh, hindi ka kasi nagagawi sa San Miguel. Magmula na mabingwit ka ni attorney. Kamusta na nga pala kayo? Magbigay ka na lang ng calling card. Big time ka na. Alam ko naman kay calling card ka eh. Tatawagan kita. Birthday kasi ng misis ko bukas eh. Siya nga. Punta ka. Sige, titingnan ko sa schedule ko ah. Ano schedule? Angeles, hindi mo ako kliyente. Kaibigan mo ako. At saka pupunta doon yung mga kaibigan natin. Yung mga klase natin high school. Sa kanila ka mahiya. Ah, teka nga pala. Ito nga pala. Uy, naku, wag naman. Naku, hindi. Masarap to. Ilaga mo to. Pagkatapos isaw-saw mo sa binagoongang isda. Ikaw talaga. Maraming salamat. Kukulitin kita, ha? Magpakita ka bukas. Oh, sige. Inis kita, Angeles, ha? Ah, nga pala. Magdi-deliver pa ako ng gulay. Ah, oh, sige. Ah, okay. Ingat. Okay, Angeles. Salamat, Mike. Sugat lang sa trabaho. Sakit ba? Alin. Yan, okay na, ma'am. Thanks. Magaling naman to kagad eh. O, pwede na kayo magpahinga. Okay na. Ikaw talaga sa susunod mag-iingat ka, ha? Kasi naman ikaw, did you really have to endanger yourself in that fire? So last time I checked, hindi ka naman nag-train para maging bumbero, anak. Sayang, okay. Ma'am. Bukas ang bukas, magsasign up ako.
Ikaw talaga. Sige na, magpahinga ka na. Hindi ba masakit? Hindi, okay? Okay lang. Magpahinga na kayo. Maaga pa tayo bukas. Okay. Sige, pahinga ka na, anak. Good night, Mom. Good night. Sorry na nga, di ba, Grace? Eto nga, bumabawi na nga ang tita mo. Buti nga, nakumbinsi kong nanay mo na magbigay ng mga sinulid kahit hindi niya gusto yung mga pakulo mo. Pero nagsinungaling pa rin kayo, Tita Sally. Eh, tama naman ang punto ko. Lalo lang makakagulo sa'yo, tsaka kina Marian, pagka sinabi ko yung Christian nagpaka-avenge sa'yo at hindi yung si Joe. Huwag na sana makarating kay nanay, tita. Pati kay Ram, Clarice. Apo. Po, edi pati na tayo. Hindi ko na kailangan maghubad ng naglalakad dito sa buong San Rafael para lang patawarin mo ako, di ba? Ay naku, Ate Grace, patawarin niyo na ho yan. Maghuhubad yan. Sige na nga, pinapatawad na kita, Tita Sally. Thank you, Grace. Basta huwag niyo na maulitin. Oo. Yeah. Naku, late na. Mabalik ako sa Little Hugs. Ang dami ko pang gagawin. Sige po. Saan pa sa kaya ng jeep? Ah, dito ho. Merong malapit ko dito. Bye! Ingat kayo! Bye! Ayan, ingat ho. Maraming salamat sa pagdalaw niyo, Mr. Vergara. Sana sa susunod na linggo, dito ulit kayo magsimba. Naku, matutuwa niyan si Father. Makakaasa kayo, Marites. Siguradong tuwan-tuwa na si San Pedro sa akin ngayon. Nakakapagtaka lang, Ate Grace, eh. Kidnapper siya ng kapatid mo, di ba? Masamang tao. Pero bakit naliligtas yung buhay mo? Oh, mauna na kami. Maraming salamat ulit, ha? Oh, sige. Teka muna. Picture muna tayo. Halika, lapit kayo dito. Asan ang ating cameraman? Okay. Halika, ready. Hawakan mo siya. Ay, ang ganda. Lapit dito. Diyan kayo. Eh, ilang beses nang nagka-encounter kayo after nung sunog, di ba? Okay naman kayo nun. Clarice, bakit naman kami magiging okay ni Christian Vergara? Kaya nga. Eh, kasi pag inaaway mo siya, hindi naman niya sinusumbat sa'yo yung pag-save niya sa buhay mo. Eh, kasi kami ni Ram, Ate Grace, na kung pag nag-aaway kami, siguro sumbatan na lahat ng pwede namin isumbat sa isa't isa. Diba ang weird? Pero alam mo, Ate Grace, kung Korean novela to, yung character na yan, bidang lalaki na yan eh, na akala mo masama, pero yun naman pala, my heart of gold. Clarice, tandaan mo, hindi si Christian Vergara ang bida dito. Okay? Okay po, Ate. Sorry. Okay. Sige na, halika na. Okay, Mayor. Lapit. Okay, ready, ha? Ayan. Okay, ready. 1, 2... Santiago Roldan ang buong pangalan niya. May nakapag-tip sa amin na huli siya nakita sa San Andres. Naniniwala kami na konektado si Roldan sa construction company yung nagpapali sa inyo sa San Rafael. Kapag na-establish namin itong connection na to, pwede nyo silang idemanda. Magbabayad sila ng damages sa inyo. Ayos naman po itong malasakit nyo sa amin. Pero mawalang galang na po. Naniniguro lang po kami. Magtapatan po tayo. Tatakbo po kayong mayor ng Guadalupe, hindi po ba? Sa ibang pagkakataon na natin pag-usapan yan. Pero baka naman pagkatapos po ng eleksyon, eh, kakalimutan nyo na yung kaso namin. Katulad nung sinasabi ni Victor Vergara. Kung ayaw nyo ng tulong, eh di wag. Hindi naman kailangan gawin ni tatay ito eh. Mang Dinoy, huwag naman po kayo mag-alala doon. Dahil kapag yan si attorney, umatras yan sa kaso, ako po ang mag-demanda sa kanya. Alin niyo po ba yun? Pakikuhanan na lang ng picture si Miss Fontanilla. Okay, galingan mo. Cassandra. Oh, hi, Althea. Hmm. So, I heard you're handling Victor Vergara. Pinagsimba mo dito ang kliyente mo. As expected of you, that was brilliant. Such a classic move for a politician. Very old school. Thank you.
And I heard, pinag-bike mo raw si Fontanilla? Of course. Para maging mas intimate siya sa tao. Diba? That's how you really get the voters, right? Yan ang turo mo sa akin ng professor kita, noon. See? Natuto ka rin pala. But you know, sana nilagyan mo ng basket ng balut ang bisikleta ni Fontanilla. Mas maraming tao ang lalapit sa kanya. I forgot how funny you are, Cassandra. Kaya kita favorite professor eh. Noon. Kamusta na pala kayo ni Arnulfo? Hindi pa ba siya naghahanap ng mas bata sa'yo? That's funny. Don't worry about us, Iha. We're still going strong. Simula nung iniwang kanya from me, let me kiss you. I'll tell him you said hi. Hi, girl! Hi! Did you see the photo? Check it. No. Okay. Oh, you're Hero. So cute. I know, right? Oh, my God. Oh, it's so cute. Oh, good. Hey, look! Ang cute ng pictures ni Vincent sa event ng dad niya, no? Did he tag you? Yes, of course. Why? Dun sa party, hindi niya sinabi sa dad ko na may planong tumakbo si Attorney Fontanilla. When I tell him, siguradong ma-excite yun. And I'm sure he'll ask me to invite Vince to dinner. Kasi nung party, halos kinorner na niya si Vince the whole time eh. Supporter ni Attorney ang tatay mo? You mean my dad? Number one! And he's equally impressed with Vince. Ken. Ken ang pangalan niya. Yun ang pangalan niya noon. Ibang tao na siya ngayon, di ba? Hindi. Siya pa din si Ken. Hindi mo magbabago yun porque nag-aral. Ibig ko lang sabihin, mas gusto niyang tinatawag siyang Ken. He never said anything to me. Anyways... I'll see you around. Ate, magkano to? Isang kulang po. Mic na yon ang unang nagbigay ng bulaklak sa akin. Alam niyo bang pinagsabihan ako ng nanay noon? Sabi niya huwag ko raw tatanggapin yung mga bulaklak na inaalok niya. Dahil daw nawawala raw yung mga tanim nilang orchids. Ay, naku. Ganyan-ganyan kami ni Solomon noong araw. Yun lang, hindi kami nagkatuluyan. Pero kayo nung Mike, baka ngayon pwede na. Ako, Nay Dolores, may asawang tao yun. Pupuntahan ko nga sila sa bahay nila dahil may handaan daw sila doon para sa birthday ng misis niya. Konsensya ako eh. Ako, alam mo, kailangan mo yan ha, Marian. Para naman maiba yung nakikita ng mga mata mo. Sus, Mar Joseph ka naman eh. Puro ka na lang bahay, opisina, bahay, opisina. Aba, mamasyal ka naman.
ininit ko, tinimpla ng panganay mo yung kaninang umaga. Mamimiss ka na yan. Salamat po. Ay, nako si Grace. Siyempre po, magandang tignan sa mga batang makukulay na damit. Siyempre, mas na-attract yung attention nila. Pero alam niyo po ba kung anong sekreto ng isang magandang damit? Ay nasa pagpili ng tela. Tulad po nito. Yan. Malambot, malamig sa katawan, komportable. May suki po kami sa Divisoria. Mura lang yung benta niya ng magagandang tela. Ito ba ang sekreto ng Little Hugs, Grace? Huwag kayong maingay, ha? Sekreto lang natin yun. Sa inyo ko lang sinabi. Pagkatapos ba nitong workshop namin, Grace, eh, pwede na kami mag-apply sa inyong factory. Abay, syempre naman. Pwedeng-pwede. Pero kung maisipan nyo pong gumawa ng sarili nyong factory, huwag nyo pong masyadong galingan, ha? Baka pong matalo nyo kami. Lalo na kapag inirampan nyo sa fundraising, di ba? Basta po, lagi nyong tatandaan, ang ganda ng isang damit, minsan hindi nakikita. Madalas, mas nararamdaman. Matutuwa si Kapitan ito. Marami na naman tayong matutulungan. Hindi ka naman ah. Yan. Teka lang. Grace, excuse me. Paano tong pattern na to? Oh, kamusta kayo? Long time no see. Oo nga, long time no see. How are you? Okay naman. Marian. Mike, ito para sa'yo. Ikaw naman, hindi mo sinabi sa akin. Ang layo-layo pala nitong farm mo. 4 na oras ako nasa daan. Sana ikaw lang magbilang ng oras, Angeles. Pero dito, bawal ang oras. Bawal ang nag-iintay. Wala kang gagawin dito kundi lumanghap ng sariwang hangin. Okay, dito. Sariwang-sariwa yung hangin. Very relaxing. So, tanda natin ito. Hangin na lang ang sariwa, eh. Ikaw lang tumatanda. You just look the same, yeah. I don't know how she did it. Baka marami tayong pag-uusapan, Angeles, ah. Oo. Diba? Mike, umpisa na natin ang padasal para kay Romina. Ay, Dolores, malapit na ho kami matapos. Naku, baka gutom lang ho yan si Vince, kaya ho umiiyak. Pinakain ko na nga eh. Pinainom ko pa ng gatas. Iyak pa rin ang iyak eh, hinahanap ka eh. Wow! Ang ganda naman ng timing neto. Bakit? Naku, nais, sandali lang ho ah. Naflatan ho kasi kami. Excuse me lang ho. Ay, Manong, meron ho bang malapit na vulcanizing dito? May extra gulong naman kayo, di ba? Opo, meron. Kung malakas-lakas lang ako, eh, ako na sana magpapalit niyan eh. Ah, o oh, sige, hanap na lang ho tayo ng tulong. Samahan kita kay Dado. Ah, tara ho. Sige. Oh. Hindi pa nila napapalitan yung gulong nila, oh. Mukhang kailangan na ng tulong nila mas pampamilya. Nakahanap ka lang ng gulo pag nakialam ka dyan. Find a way para ma-highlight natin si Ken sa kampanya. Tingnan nyo, built-in ang charm ng bata. Kailangan natin siya makausap for him to use the name Vince. Total, siya din naman yung batang nawala noon. He will be the hook of this campaign. Bukod pa kay Marian. Oh, and hindi pa natin napag-usapan si Ram. We have to talk about his bad record in the university. I agree. Kanina nga, nagkaroon ng konting tensyon because of him. Hinalap ko lang si tatay. Nakausap po yung dating trabahador ni Joshua Bautista. Sabi niya natin sa construction company nila mismo tinatago yung tatay ni Tikboy. Binabantayan natin sila ng mga ibang legal aids. That's good, Ram.
Kuya, mahanap na natin yung tatay ni Tikboy. Bukas po ulit. Ate Grace! Natusok ng pako yung isang gulong mo. Eh, gagagaling ko lang sa fundraising shop eh. Wala namang mga lalaki doon. Halos lahat kasi nagsiset up para sa fundraising. Sino to? Huh? Gagagaling ko lang kanila mang dado eh. Pagbalik ko, inayos na pala niya. Kuya, salamat sa pag-ayos ng gulong ko ah. Bayaran na lang kita. Napagod ka pa kasi. Kinabit ko na muna yung spare tire ko. Solid nyo na lang sa akin bukas. Bakit mo inayos yung gulong ko? Hindi mo naman kailangan gawin yun. Magkano? Kapag nag-alok ba ako sa'yo ng tulong, tatanggapin mo. Eh kahit nga itong dulo na side mirror mo, hindi mo magagawang pahawakan sa akin eh. Kasi ako to. Tsaka isa pa, meron nga pala ako naririnig na tagtag dyan sa loob ng makina habang inaayos ko kanina yung gulong. I-check nyo na lang kasi baka mapano ka. Sige. Salamat. Sige, Ate Grace, tingnan ko lang kung may naiwan pa tayo, ah. Paano ko sinabihan yung kampo nila nung tulad ng sinabi sa akin ni Alta? Na lumapit siya sa akin para makakuha lang siya ng information. Eh, paano kung hindi natin siya naabutan doon? Eh, hindi niya aaminin na siya nag-ayos ng gulong. The same way na hindi siya nagmamayabang sa'yo na siya nagligtas sa'yo sa sunog. Magsisikreto ba siya ng ganun kung kukuha siya ng information sa'yo? Pero, Ate Grace, paano kung simple lang yung sagot? Paano kung nagbago na talaga siya? Thank you.